So, yung hinanda po natin kaninang teriyaki sauce na sinet aside natin, ano? Pwede na natin ibuhos po sa kanya. Makukoveran yung lahat ng ating ating sauce. So, hayaan muna natin kumulo, ano? Ayan po natin kung nakumulo ito. At pagkakulo, nako, isa po. So, lagay lang natin sa medium heat. No? So, ito na po yung ating pinalabasan po na ating nilutong teriyaki tilapia fillet. So, sana po magustuhan po ninyo yung ating inihandang recipe ngayong araw na ito. At huwag po kayong makakalimot na hindi mag-subscribe po kay John Wilmer at sa mga sasusunod po pong mga vlogs po, mga bago nating recipe. Sana po magustuhan po ninyo yung aking inihanda sa inyo. So, kung may mga suggestion po kayo at may gusto po kayong idagdag, so, comment lang po sa box po sa ibaba. Sige po, maraming pong salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si John. Ako po ngayon ang magluluto sa inyo para sa ating bagong recipe na teriyaki tilapia fillet. So, yung mga sangkap po natin, andyan po. Ang unang-una ay para sa ating teriyaki sauce. So, ito po yung ating 1 cup water. Ayan. At meron po tayong 1/4 cup na brown sugar. Ayan. At ating 1 tablespoon cornstarch. Ito po yung ating cornstarch. At yung ating minced garlic. So, ito yung ating bawang, no? Na tinagtag. At meron rin po tayong 1 tablespoon po ng sesame oil. Ayan po yung sesame oil natin. At yung atin pong 1/2 teaspoon po na onion powder. Ayan. Okay, kanina po nasabi natin, yung po yung mga sangkap ng ating teriyaki sauce. Ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo, yung atin naman para sa tilapia fillet. So, kakailanganin natin dito po ay itong 4. So, this is 4 tilapia fillets. Ayan po, no? At, kakailanganin din po natin ng salt and pepper para po ito panimpla. Ito po yung ating salt. At ito po yung ating pepper. Ayan. Ito yung kakailangan natin panimpla sa ating isda o doon sa pili natin. So, kailangan din po natin ng ito po ating lemon pang-squeeze natin. At 1 tablespoon din po ng sesame oil. Ayan. Ayan. At meron din po tayong 1 teaspoon naman ng crushed red pepper garlic. Crushed red pepper. Okay, yan po yung ating crushed red pepper. At ang panghuli naman ay
tinatad na sibuyas o yung ating minced na onion. Yan. Yan po ang kakailanganin naman nating sangkap para po doon sa ating tilapia pili. Okay, umpisa na po natin ang pagluluto po ng ating teriyaki tilapia pili. So, unahin po natin ang ating teriyaki sauce kung saan pagsasama-samahin po natin yung mga nabanggit ko kanina mga sangka para sa teriyaki sauce. So, unahin po natin ang tubig. Pwede po nating isunod ang ating bawang. Kahit po hindi po siya in order, no? So, lagay po natin ating bawang. Ang ating 1/4 cup na brown sugar. Pwede po natin ilagay ang ating cornstarch. 1 tablespoon. Pampalapot po ng ating sauce. So, lagyan po natin siya ng sesame oil. At yung ating pong onion powder. At yung pinakahuli po sa lahat, yung ating pong teriyaki sauce, 1/4 cup. Natin to. At hayaan po natin kumulo, no? Pag naka isang kulo naman po ito, itabi muna natin, no? At mamaya po natin gagamitin to sa ating tilapia pili. Pag napirito na po natin 'yon, ha? Kasi isi-season pa po natin 'yung ating pili. Okay, mapunta naman po tayo sa ating tilapia pili. So, ito pong tilapia pili natin, titimplahan po natin ito, no? Timplahan po natin ng lemon at ng salt and pepper, no? So, lagay muna natin siya dito sa ating bowl. So, dito muna natin siya timplahan. So, lagay natin siya muna ng salt. So, yung salt po natin. Yan, timplahan muna natin siya ng salt. So, lagyan na po natin yung ating pepper, no? Yan. So, lagyan natin yung pepper natin yan. Sa inyo po yun kung gaano ko karami na salt and pepper po inyong ilalagay. Nasa tansyan nyo na yun. Sa inyo ng panlasa. Paano nyo masyadong marami, nasa inyo po yun. Tapos, squeeze po natin siya nitong ating lemon, no? Ayan. Thank you.
kailangan kong pag-absorb po yung timpla niya. Yung ating pong ilagay na lemon, salt and pepper, dun po sa ating apat na tilapia piliin. Okay. Tapos, kapag natimplahan nyo na pong ganyan, no? Ikita nyo po dyan sa ating sa bowl. Pwede na po natin yan ipirito. Sige po. Okay, so dito na po tayo ulit sa pagpiprito po nung ating tinimplahan kaninang tilapia fillet. So lagyan po natin ito ng mantika. Pagpiprito po tayo ngayon. Tingnan natin kung mainit na. Maglagay po tayo ng isa. So, habang hinihintay po nating yan, medyo kumukulo na po yung ating yung mantika. So, pinipilitin na po na iayos na po natin yung apat na piliin natin na tilapia. So, hintayin po natin mag-brown, no? It's side, yung both side po nitong ating pili. So, hayaan po muna natin siyang mapirito, no? At hintayin natin muna mag-brown. So, ayan na po, nakita nyo na nag-brown na po yung ating tilapia fillet, no? So, ingatan nyo na lang po na wag siyang madurog kasi hindi naman po siya breaded, eh. So, yung mga klaseng fillet naman na ganito, hindi naman siya basa-basa nadudurog. Basta, pag nakita nyo ng, yun na, yung brown na ganyan, pwede nyo na siyang ipakabila para yung kabila naman po ang maluto. So, medyo careful lang po pag dahil nagpiprito kung para hindi po siya madurog at kumangit. So, kapag nakita nyo na pong brown na po yung ating tilapia fillet, pwede na po tayong mag-gisa niya, no? Tuloy na natin yung pag-gisa. So, ilagay po natin yung ating, ito po yung ating crushed garlic. Yan. At isunod po natin yung ating onions, ating sibuyas. Yan. So, kahit piniprito nyo siya, lagay nyo lang sa kabila. Yan, pwede na natin siya igisa sa isang tabi. Yan. So, para hindi medyo hilaw yung ating sibuyas. Pwede ito i-gisan lang natin sa isang tabing gaya nito. Basta lumambot lang ang ating sibuyas. Okay, kapag okay na po yung ating sibuyas, no, pwede na natin lagay yung ating sesame oil, yung ating yan, ating pampabango. Lagi po natin huling nilalagay yan para yung kanyang lasa ay nandun pa rin. So, yan na. So, yung hinanda po natin kaninang teriyaki sauce na
sinet aside natin, ano? Pwede na natin ibuhos po sa kanya. Makukuberan yung lahat ng ating ating sauce. So, hayaan muna natin kumulo, ano? Hayaan po natin itong muna kumulo ito. At pagkakulo, yun po, tapos na po. So, lagay lang natin sa medium heat. No? So, ito na po yung ating pinalabasan po ng ating nilutong teriyaki tilapia fillet. So, sana po magustuhan po ninyo yung aking hanggang recipe ngayong araw na ito. At huwag po kayong makakalimot na hindi mag-subscribe po sa John Gamer at sa mga susunod po pong mga vlogs po, mga bago nating recipe. Sana po magustuhan po ninyo yung aking inihanda sa inyo. So, kung may mga suggestion po kayo at may gusto po kayong idagdag, so comment lang po sa box po sa ibaba. Sige po, maraming pong salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.